Ang bidyong ito naman ay mula sa isang urban explorer na may-ari ng YouTube channel na T-Bone Explores. Sinubukan niya magtungo sa isang kilalang haunted estate sa Singapore para subukang alamin kung meron ba siyang makukuha ng kakaiba. Pero bago pa man siya makapasok sa loob nito, ay may mga batang naninirahan doon. Ang pinalaan siya na huwag pupunta sa isang kakaibang bahay sa dulo ng estate na mayroong mga karang na bakal dahil ito di man o ang pinaka-haunted sa lahat. Kaya naman wala nang gustong tumira dito at walang sino man sa kanila ang lumalapit dito. Pero sinubukan pa rin niyang puntahan ang nasabing bahay at mukhang nakuha nga niya ang gusto niyang makuhanan. While I was editing footage for this abandoned railway building, I spotted something unusual in one of its windows. This is the original footage that I captured on my phone. And they were telling me about this fence house to avoid entering. And even though I'm standing from a distance, notice the rightmost window on the second floor. They claim that they saw weird things here. But when I came back here again to film 30 minutes later, that figure was nowhere to be seen. Noong una ay inakala niya na wala naman siyang nakuha ng kakaiba sa kanyang pagpunta rito. Pero habang ine-edit na diyuman na niya ang video ito para i-upload sa kanyang YouTube channel, ay nakita niya mula sa bintanang ito ang isang imahe na tila isang tao na sa ikalawang kuha niya makalipas ang 30 minuto ay hindi na makikita. Base sa mga comments na nabasa ko ay maraming naniniwala na totoong haunted ang estate na ito at nagsasabi na may nagpapakita talaga sa bahay na ito. Pero isa nga kayang multo ang nakuhanan ng urban explorer na ito. Katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang ghost hunter na si Jasko kasama ang kanyang kaibigan na si Ben ay nag-imbestiga sa dehumanizing haunted cabin na pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga viewers. Ayon sa kwento nito, matapos niyang makuhukay ng isang kahon sa kanilang property na naglalaman ng mga lumang litrato at ipinasok ito sa kanilang cabin, ay nag-umpisa na dehumano ang mga kakaibang kaganapan kagaya ng mga pagtalampag, yabag at boses at kusang paggalaw ng mga bagay sa loob nito. Maging ang mga nangungupahan dehumano sa cabin na ito ay nagsasabing nagigising sila tuwing gabi sa mga pagkatok mula sa pintuan at may ilan pa nga sa kanila ang demon ay nakakita sa aparasyon ng demon ay mga batang multo. At sa tingin ng may-ari ng cabin na ito, ang mga nagpaparamdam at nagpapakitang ito ay ang mga bata sa mga litrato na nasa loob ng kahon na nahukay niya. At sa pag-iimbestiga nga ni na Jasko sa cabin na ito, ay sinubukan nilang alamin kung totoo nga bang ito ay haunted. He found something in the shed back there. It was like a tin box, like a metal tin box, and inside of it were pictures. One of the pictures, it had a... Share my story. Well, that's really weird timing. Might have to hear us standing. Is there anybody here? Some random curtains here for some reason. This is a beautiful home. I'm actually going to take off my Crocs. Yeah, that's a good idea. This is such a beautiful home, bro. What is that? Why is it swinging like that? It's a string on a ring? A string on a ring, yeah, I'm... I don't know why. Okay, hold on, brother. Is there anybody here with us? Do you have a name? Bro, I'm very freaked out right now. What do you think this is used for? Well, I'm just confused. Maybe a draft or something? But is it weird how nothing else is moving? There's like an old wood-burning stove. There's legit nothing up here, bro. There's just the bedrooms connect. And there's the tent. It's weird. Is anybody in there?
Yeah, let's go check this out. Doesn't explain the sound we heard earlier. Is anybody in there? We're coming. I just looked in the peephole. There's... nobody out here. You heard the knocks. They were loud as hell. Hold on. Yeah, I heard the knocks. Here, I'll just take a look around quick. All of our equipment and stuff was out. That okay, bro, we gotta move that stuff in. Lady. Lady. A child. I asked about the lady, and I said, I'm a child. The girl that people see. Yeah, the two girls. Oh. Is this child here with us right now? You say that there's a lady out here in the forest. Forest kit. What the f*** was that? Okay. It's getting a little windy right now too. Yeah. I think we should get back in the house. Let's. Okay. Let's go. Stay together. You will see me. You will see me. Well, we just heard you. You will see me. Nagumpisang may ma-record ng mga poses ang kanilang kamera at nagumpisa na rin silang makarinig ng mga yabag mula sa itaas at pagkatok sa pintuan. Sinubukan nilang lumabas at ikutin ang property pero wala naman silang nakikita na kahit na ano. Pero sa bahaging ito nang magtanong si Jasko kung naroon ba ang babae o bata, ay narinig nilang dalawa ang isang malakas na sigaw. I didn't even think of that. Yep, that's a metal box. Oh, shit. Bro. What did it just say? I'm really here. Oh, shit. It's starting to pour as soon as we find this. Yeah. That's our luck. We gotta make it back into the house. I think we should just do it right here. Okay, Oh my gosh. It's the picture of the two girls. No. It does not say her. It did not say her. Why is this so pinpoint? I would say, shit. Yeah. Little girl. What the hell? Alright. Wow. Man, I'm getting looking at you. Well, that did not give me a good feeling. I did not like that. Okay. Also, it doesn't help us that this house is just full of windows. I remember that's why they claim that there's so many. They see so many. Well, it felt immediate like it was something outside. Listen. Oh, shh. Listen. Okay. Will do. Ben? Yeah. There's a f***ing piano upstairs. The f***ing toy. The toy thing. It's the spirit of these little girls. Literally sounded one of those keys. Open. Open what? There's a door over here, remember? A little cubby door. Yeah, there is. Damn key again! There's no way! Can you show yourself to us? Come here. That something just hit this window. You heard that. It legit sounded like. Yeah, what was it? There's nothing here. Did they burn or something? Well, what? Did you say bodies? Yeah. Yep. B O D I E S. Yep. Yep.
Nakita ng dalawa ang kahon na sinasabi ng may-ari ng cabin na naglalaman di umano ng mga lumang litrato. Dinala ito ng dalawa sa loob ng cabin at habang narito ay narinig naman nila ang pagtunog ng laruang piano na nasa itaas. Sinubukan nilang pumanik at mula rito ay muling tumunog ang laruan. Yun ay kahit makikitang wala namang kahit na ano na posibleng nagpatunog nito. Matapos ito ay napagpasya naman nila na subukan mag-imbestiga ng solo sa loob ng cabin at ang unang nagpaiwan sa kanila ay si Ben. Crowded? Did crowd? What was that? Hello? Could have been like gruesome. I was gonna say could have been like there. Are the spirits any of the people on the photo? They will harm you. Oh shit. Spirits can give me an idea, like a direction. Okay. Do you want me to come upstairs? I'll come upstairs. Alright. I'm upstairs. She's coming. Who's coming? Oh. Can you tell me who's coming? Can you tell me what that sound is? Alright guys, so it's my turn to be alone. So, Ben, I will lock you out now. They're gonna have fun with you. Who? The spirit? Oh, come on. Why would you say that? He said they're gonna have fun with you. I'm not quite sure. Stop the camera. Stop the Oh, no. Why do you want me to stop the camera? Well, that's a little freaky. Is it because you don't want to be seen? Is there anybody downstairs? Anybody down here? Can you show yourself? What the was that? Who's in there? Huh? It's a fire truck. I feel like there's something here. Is there somebody here in this room with me right now? I genuinely feel like a presence here. Ah! Who's that? What the was that? Habang nag-iisa si Ben ay nakarinig siya ng mga tunog na nagpatindig sa kanyang balahibo. Pero sa pagpasok naman ni Jasko ng mag-isa, ay narinig niyang tumunog ang isang laruan na nasa loob ng tent na ito. Gayong wala namang kahit na ano na nasa loob nito. At habang si Jasko ay nasa loob ng kwartong ito, ay narinig niya ang isang malakas na paghampas mula sa salamin na pintana ng kwartong ito. Matapos ito ay napagpasya naman ang dalawa na magpalipas ng gabi sa loob ng cabin at si Jasko ang matutulog sa itaas habang si Ben naman ay nasa ibaba. Jazz? Yo, someone's at the door. Someone's at the door. I turned my neck too quick. Bro, you didn't hear, you heard the knocking. You play it back in the camera if you didn't hear it. Jazz! Jazz!
the door again. I definitely heard. Oh, that's so cool. Who's out here? Places. Ben? That's the back door. There's nothing. What is going on? Dalawang beses na nagising ang dalawa sa kanilang pagtulog dahil sa mga pagkatok mula sa pintuan. Pero kahit ilang ulit nilang buksan ang pintuan at tignan kung sino ang kumakatok, ay wala naman silang nakikita na kahit na sino. Dito na tinapos ng dalawa ang kanilang investigasyon. Pero matapos na mai-upload ni Jasko ang video ito sa YouTube, ilan sa kanyang mga viewers ang nakakita sa posibleng gumagawa ng mga pagkatok na ito. Yeah, I feel like it's definitely one of the more active places we've been to. Maybe not more active or the most active. Definitely like one of the more unsettling ones. I really don't like this whoever opened the front door. Bago pa man makatulog ang dalawa at magising sa mga pagkatok, makikita na mula sa salamin ng pintuang ito ang isang maliit na kamay ng mistulang isang bata. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Jasko ay mga patunay na totoong haunted ang cabin na ito. Kamay nga kaya ng isang multo ang makikita sa bahaging ito? Kayo, ano sa tingin nyo? May isang lalaki na nagngangalang Tanner Shelton ang nagbabahagi sa YouTube ng kanyang mga karanasan sa loob ng kanilang tahanan na di man ay haunted. Noong una, hindi naniniwala si Tanner sa mga multo at kababalaghan, pero nagbago ito matapos ng isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanilang tahanan at nagising siya matapos niyang makarinig ng mga tunog at mapansin na walang kuryente ang buong bahay. Agad siyang kumuha ng flashlight para hanapin ang posibleng pinagmumula ng mga tunog na ito. Dala-dala ang isang kamera kung sakali man na may mangyaring hindi maganda. Hindi nakita ni Tanner ng mga sandaling ito ang mistulang mukha ng isang babae na nakatungo sa kanya mula sa bintana. At sa kanyang paglabas ay makikita pa ang bintana na masyadong mataas para makadungaw ang isang tao. Pero habang siya ay nasa labas ng bahay, ay bigla na lang sumara ang pintuan na nung una ay hindi niya magawang buksan dahil tila may kung sino man na kumakawak dito. Pero maya-maya pa ay makikitang bumukas ito ng kusa. Ang kusang pagsara at pagbukas pa lang ng pintuan ay sapat na para magpatakbo sa ibang tao. Pero dahil hindi nga naniniwala si Tanner sa mga multo,
ay binaliwala niya lang ito at muli siyang pumasok sa loob ng bahay. Muling pumasok si Tanner sa loob ng bahay. Nakuha na ng kanyang kamera mula sa hagdanan ang isang babae na may puting kasuotan na hindi naman niya nakikita ng mga oras na ito. Matapos ito ay narinig naman ni Tanner ang pagtunog ng mga laruan at unti-unting namatay ang kanyang flashlight. Pero bago pa ito tuluyang mamatay ay muling makikita ang babaeng nakaputi na nakatayo sa kanyang harapan. Pero sa pagbalik ng kuryente at muling magkaroon ng mga ilaw ay wala na ito. Totoo nga kaya mga nakuha na ni Tanner sa bidyong ito? Posible nga kaya na-haunted ang kanilang tahanan? Isa nga kayang multo ang ilang ulit na nakuha na ng kanyang kamera? Kayo na ang bahalang umusga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong krematorium sa China na pinaniniwala ang haunted. At kagaya ng palagi niyang ginagawa, ay sinubukan niya itong libutin habang siya ay nakalive. At sa umpisa pa nga lang ng pag-iimbestiga ni Xiaolong.你说话，你别哗啦哗啦哗啦哗啦。来，说话来，我看你想说啥。我操！我给你吃你妈了个逼，我饿死你！ 为什么感觉他来了呢？我操！哎，我操你！谁呀？ 谁？谁？
出来！ 我意思就是这个，出来！这里边，我操！ 'Pag marinig ni Shaolong sa kwartong ito, ang pagtunog ng isang speaker na tila ba may kuryente pa rin sa loob ng abandonadong gusali. At matapos ito ay nakarinig naman si Shaolong ng mga tunog na nagmumula sa iba pang mga kwarto. Sinubukan niyang isa-isang tignan ang mga kwarto at sa una ay wala naman siyang nakikitang kahit na ano. Pero sa kwartong ito sa dulo ay nagpakita kay Shaolong mula sa salamin ng pintuan ang tila isang tao na may pulang kasuotan na bigla na lang ding naglaho. Agad-agad naman na binuksan ni Shaolong ang pintuan at hinalukhog ang kwarto, pero wala naman siyang nakitang tao na naroon.
Nakita ni Xiaolong ang paggalaw ng dilaw na pintuan na ito, na tila ba may kung anong naroon na nagpapagalaw nito mula sa loob ng kwarto. Pero sa kanyang pagpasok dito mula sa isa pang pintuan, ay wala namang kahit na ano na naroon. Pero habang siya ay nasa loob ng kwarto ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at bigla na lang sumara ang pintuan ng kwarto at tumandar pa ang mga upuang ito para harangan ng pintuan. Nagawa namang makalabas ni Xiaolong at ayaw na sana niyang bumalik sa loob nito. Pero dahil nire-request ito ng kanyang mga livestream viewers, ay nagdesisyon si Xiaolong na muling pumasok sa loob ng krematorium. Yung kuwan na yun. Watching me, mahal. Nang makarinig si Xiaolong ng mga tunog sa ikatlong palapag, ay sinubukan niyang pumanik. At mula rito ay nakita niya ang paggalaw ng mga sapatos na ito, pati na rin ang pagharang ng isang kabaong sa kanyang daraanan. Muling bumaba si Xiaolong sa abandonadong gusali, pero habang siya ay nasa ibaba, ay nakita niya ang kusang pagbukas ng mga takip na ito na dating pinaglalagyan ng mga bangkay. Na是人头吗? 哎,你快点来上面! 我操你妈! 兄弟，我想谁呀？我操你妈！我想上去！哎，来，你过来，来，你出来，来，你出来，你出来，你出来，让我看看，你出来。
有人没有？我操你妈的！我操你！我去你妈！我可不给这事来的。Habang nasa ibaba ay nakita ni Xiaolong mula sa ikatlong palapag ang tila isang babae na sumilip sa kanya mula rito. Agad-agad na tumakbo si Xiaolong patungo rito, pero dito na siya nakaramdam na matinding kilabot at tinapos na ang kanyang investigasyon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong krematorium na ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita kay Xiaolong sa loob nito? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito naman na kumakalat ngayon sa iba't ibang mga social media sites, nakuha di umano mula sa CCTV ng isang terminal sa Bataan. Nang isang gabing may mapansin kakaiba ang mga nakabantay dito. Ito, Sangga, hindi naniniwala sa kababalagan. Watch till the end. So ito po ang isang evidence na nakuwanan ng CCTV dito sa opisina. So paantabay lang po at makikita ninyo na mayroon dadaang bata papunta po sa motor. Ayan po si Sir Kabigting papunta doon sa kanyang tricycle at maliit bata guys. Naglakad po. Kita niyo guys, ulitin natin. Ayan guys ah, tignan niya mabuti. Tinatay niya yung flashlight dyan eh. Oh, naka-off na yung flashlight at ayun, naglakad po. Mula sa kuha ng CCTV ito, makikita ang isang lalaki na naglalakad. Pero maya-maya pa ay makikita ang paglitaw ng isang puting imay na animo isang bata di umano na naglalakad o tumatakbo na bigla na lang ding naglaho. Hanggang sa ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ang bidyong ito dahil bukod sa mga naniniwala na posibleng ito ay isang multo, ay may mga nagsasabi na isa lamang itong refleksyon mula sa vest na suot ng lalaking makikita sa bidyong ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? I-comment nyo lang sa iba pa ang inyong opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!